Hi, Fire Sign. Aries, Leo, and Sagittarius. This is your gem in your tarot reader. So, Fire Sign, alamin natin kung ano ang iyong sitwasyon na ma-encounter or na-encounter. Just a reminder, Fire Sign, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Fire Sign, give me your energy. Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Fire sign, give me your energy. Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Fire sign. You have Knight of Wands. You have Eight of Pentacles. Six of Wands. Knight of Pentacles and the Hierophant. So there's a fire sign involved sa yung energy, Aries, Leo, Sagittarius. There's an earth sign with Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and there's a strong Taurus energy. Tingin ko, you are gaining luck, opportunity in your life, prosperity. You know why? Kasi you're focusing sa self-improvement. You're focusing sa sarili mo. Kung ano yung magpapasaya sa iyo ngayon. Doon ka naka-focus. Doon nakalaan lahat ng attention at effort mo para maging maganda ang buhay mo. Diba? You're working really hard. You have Eight of Pentacles and Knight of Wands. You're working really hard sa kung ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon. Walang ibang nakaka-distract sa'yo. Kung kaya't you will gain victory. You have Six of Wands. You will gain victory. At the same time, maaari may mga taong involved sa buhay mo na nakikita yung success mo. Na-appreciate nila yung mga achievements mo. May nakaka-notice sa'yo. And because of that, tuloy-tuloy yung blessings na dumadating sa buhay mo. Knight of Pentacles. Mabagal man, matagal man na panahon bago dumating, pero siguradong dadating ito sa'yo. Knight of Pentacles is something na mabagal ang dating, pero sure. Itong success na ito, antayin mo lang dadating ito sa'yo. Because you have the Hierophant, this is something na you will have it in order. Diba? Kung pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo ang isang bagay, meron at merong magandang outcome yan. Kaya tiwala lang. So, tignan natin. You have Six of Cups. You have Nine of Cups. You have Justice. The Hangman. And Seven of Swords. Tingin ko, even though may naka-focus ka sa isang bagay or sa isang sitwasyon ngayon or may pinagkakaabalahan ka, hindi nawawala ang person from your past. Parang sumasagi pa rin siya sa iyong isipan. Yung not necessarily a romantic feeling, pero meron kang naaalala from your past memories. Yung parang, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit ka sobrang motivated sa buhay mo. Kung sino man tong person na involved sa'yo, person na minahal mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, this is something na isa ito sa dahilan kung bakit ganito na lang yung pagtatrabaho mo, pagsusumikap mo sa sarili mo at sa buhay mo. Parang isa siya sa nagbigay sa'yo ng motivation na ipagbuti mo pa, pagbutihan mo pa ang ginagawa mo sa buhay. Diba? Itong Eight of Pentacles, ito yung paghihirap mo, may magandang nag-aantay sa'yo. Alam mo yung na-enjoy mo, kahit na sobrang busy mo, na-enjoy mo lahat ng ginagawa mo, every step of the way. Nararamdaman mo yung fulfillment, enjoyment, masaya ka. Hindi ka napapagod kasi masaya ka sa ginagawa mo. And that is something na parang positive connection dahil
masaya ka. Gusto mo yung ginagawa mo. Hindi ka napapagod kasi nag-e-enjoy ka. Parang na-fulfill yung puso mo. Also, you have a water sign involved with cups. You have a Cancer, Scorpio, and Pisces na maaaring involved sa iyong sitwasyon. And the strong sign of Libra. Libra is something na you deserve this achievement. Six of Wands, you deserve this achievement. Kung dati hindi ka nanonotice na ibang tao, ngayon you deserve this kind of appreciation. Yung parang puri, pagpupuri nila sa'yo na nakikita nila na may magandang nangyayari sa buhay mo. Nakikita nila na tama yung desisyon na ginawa mo, tama yung mga plano mo sa buhay. Kumbaga, hindi lang ikaw ang nakakakita noon, pati yung mga taong nasa paligid mo. Nakikita nila na you deserve to be successful in life kasi pinaghirapan mo yan. Parang ang dami mong pinagdaanan para lang ma-achieve yung success, victory, at eto na, unti-unti mo nang makakamit. Fire sign, Knight of Pentacles, and the Hanged Man. Diba, itong opportunity dadating sa buhay mo, itong fulfillment na ito, just hang on. Diba, the Hanged Man. Kapit lang. Even though slow yung movement ng success na ito, huwag kang bibitaw. Huwag kang panghihinaan ng loob. Ang isipin mo, ine-enjoy mo lahat ng ginagawa mo. Ginagawa mo to hindi lang dahil sa success or kasaganaan, prosperity. Hindi ka lang dun after eh. Nafe-feel ko, fire sign, hindi ka lang dun after. After ka rin sa, alam mo yung nafe-feel mo sa sarili mo na contented ka, masaya ka. Gagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Hindi lang dahil sa merong kalakip na opportunity or success sa buhay. Hindi lang yon. Kumbaga, kasama na yun doon. Ginagawa mo yung mga bagay na ito kasi masaya ka, at the same time, motivated ka, at unti-unti, nagkakaroon ka ng prosperity. Parang sunod-sunod na yung flow of blessings sa iyong connection, sa iyong energy. You have the Hierophant and Seven of Swords. There's an air sign involved, Gemini, Libra, Aquarius. With a strong sign of Taurus, maaari may mga bagay na, may mga bagay sa buhay mo na parang akala mo totoo, hindi pala. Diba? Na parang at some point, walang ka ng pag-asa, but don't be. Kasi meron kang goal sa buhay mo. Na-betray ka, nasaktan ka ng ibang tao, huwag kang panghinaan ng loob. Ituloy mo kasi yan ang purpose mo. May purpose ka sa buhay. The Hierophant. Alam mo kung ano yung purpose mo, huwag kang panghinaan ng loob dahil lang sa nangyari sa iyong sitwasyon. Sa mga challenges na dumadaan sa iyong buhay, huwag kang panghihinaan ng loob dahil lang dun. Tiwala sa sarili ang kailangan. So alamin natin sa Oracle kung ano ang advice na may ibibigay para sa iyo. Give me some advice for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Fire sign. You and your loved ones are safe because masaya ka, fulfilled ka sa buhay mo. Diba? Kapag positive ang ina-attract mo sa iyong buhay, positive energy rin ang ibibigay sa'yo. Hold your vision. Diba? Tiwala lang. Kung hindi pa nakakamit ang success, huwag bibitaw. Kasi may pangarap ka, may goal ka. Diba? Sayang yung mga pinagtrabahuan mo, pinaghirapan mo. Nandun ka na eh, malapit ka na. Malapit ka na, malapit mo nang ma-achieve yung success. Kaya, dun ka pa ba bibitaw? Kung kailan nabigay mo na lahat ng effort mo, at the same time, na-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. The answers you need are coming.
kung ano man yung sagot na nais mong makuha, dadating yan at the right time, at the right place. Just trust your destiny. A time to give rather than take. Diba, kung sakaling andyan na, nasa sa'yo na ang success, try to share the blessings sa ibang tao. Diba? Bumalik sa nakaraan na yung mga taong nakatulong sa'yo, tumulong sa'yo para ma-achieve mo yung success. Diba? It's better to give rather than to receive. Meaning to say, kung ano yung natatamasa mong success in life, try to share. Try to share your blessings. Kasi iba yung dating, iba yung energy pag positive energy ang sinishare natin sa iba. Babalik yan sa'yo. Kaya, don't hesitate to share your blessings to others. Ang importante, masaya kayo. Surrender to the divine, di ba? Just trust. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga problemang dadating sa buhay mo. Tiwala lang. Go on with your life. And be positive. Huwag kang mag-a-attract ng negative energy. Huwag kang panghihinaan ng loob. Okay lang minsan madapa, pero bangon ka ulit. There's still hope. So thank you, Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Fire Sign.